Ang kwento ng bahaghari. Noong unang panahon, matagal na matagal na, sa masukal na kagubatan, nakaupo si Inang Kalikasan sa ilalim ng puno. Lahat ng kulay ay masayang naglalaro. Ang kulay berde at ang kulay asul ay nagsimulang magsigawan. Hindi naman totoo yan! Oo, totoo yun! Tumayo ang Inang Kalikasan at nagsalita sa malumanay na boses. Ano ba ang problema niyong dalawa? Lumapit ang kulay asul at berde sa kanya. Sabi niya, siya raw ang pinaka-importanting kulay. Eh hindi naman po totoo yun. Dahil ako yun. Hindi ikaw yun. Bakit mo naman nasabi yun? Bakit mo ba nasabi na ikaw ang pinaka-importanting kulay sa lahat? Nako, Inang Kalikasan! Tinatanong kita ngayon, bakit kulay berde? Kasi ako ang simbolo ng buhay at pag-asa. At tingnan niyo po kayo, Inang Kalikasan, berde ang kulay ng suot niyo. Maya-maya pa, nagsimula ng maghiyawa ng mga kulay. Tingnan niyo ang paligid niyo. Tingnan niyo ang mga damo at mga puno. Kung wala ako, lahat ng hayop ay mamamatay. Kaya masasabi kong ako ang pinakamahalagang kulay. Lahat kayo ay mahalaga at may pakinabang. Tama siya. Saka itong mundo lang naman ang tinutukoy mo. Pero anong kulay ba ang nakikita mo sa langit? Nakikita mo ako! Nagbibigay ang langit ng puwang, kapayapaan at katahimikan. Kung wala ang kapayapaan ko, wala rin naman kayong lahat. Oh, tignan nyo si Inang Kalikasan, asol ang mga mata niya. Naku, hindi ako ang usapan dito, ha? Hindi nakakatawa yun! Nakakatawa kaya? Grabe ang seryoso nyo namang lahat! Tignan nyo ako! Masaya lang ako! Ako ang nag-aatid ng tawanan at kaligayahan dito sa mundo! Kung wala ako, wala rin kasiyahan! Sinong nagbigay sa inyo ng init? Ang araw at kulay dilawang araw! Oh! Nakalimutan ko! Si Inang Kalikasan! Nagniningning na kulay dilaw ang hikaw niya! Mahal kong mga anak, hindi dapat kayo nag-aaway tungkol dito. Kayong lahat ang nagbibigay kulay sa mundo. Sandali lang po, Inang Kalikasan. Pero may gusto rin po akong sabihin sa inyong lahat. Wala ka nang dapat sabihin pa. Oo nga, huwag ka na makisali sa usapan. Oh, sino ka? Hindi ko alam na may katulad mo pala. Shh! Hayaan niyo siyang magsalita. Ako, ang kulay ng kalusugan at kalakasan. Dala-dala ko ang mga importanteng bitamina. Isipin nyo na lang ang carrots, kalabasa, orange, mangga, at papaya. Nakakabagot ka naman. Mukhang tama ka nga. Hindi ako nakikihalubilo sa lahat ng oras. Pero kapag kumalat naman ako sa kalangitan ng bukang liwayway at takip silim, napakaganda ng tanawing binibigay ko na wala man lang nakakapansin ni isa man sa inyong lahat. Ah, at Inang Kalikasan, ang kulay na nasa inyong pisngi ang siyang nagpapaganda at nagbibigay aliwalas sa inyong mukha. Kaya sa gusto man ninyo o sa ayaw niyo, ako ang pinakamagandang kulay sa lahat. Hindi ko na talaga kaya ang lahat ng ito. Ano pang problema niyo lahat? Nandito ako! Hello! Huminahon ka pula. Pasensya na. Pero hindi ko na kaya. Tingnan niyo ako, pula ang dugo. Dugo ang buhay, di ba? Ako ang kulay ng panganib at katapangan. Handa ako makipaglaban sa kahit anong dahilan. Hatid ko ay isang nagbabagang apoy. Kahit nga ang labi ni Inang Kalikasan ay pula, ako ang kulay ng matinding damdamin at pag-ibig. Pwede ba ako magsalita? Sige, magsalita ka na. Basta bilis-bilisan mo lang. Ako ang kulay ng maharlika at ng kapangyarihan. Mga hari, pinuno at mga obispo ang laging pumipili sa akin. Ikaw, ano bang ginagawa mo? Ako ang simbolo ng awtoridad at karunungan. Hindi ako kinukwestiyon ng mga tao. Nakikinig sila at sumusunod. Oo, katulad ng ginagawa namin. Lahat kayo, nawawala na kayo ng galang sa isa't isa. Hindi po ako Inang Kalikasan. Ako po ang pinakatahimik sa kanila. Kung ikaw ang kulay ng katahimikan, edi may nahimik ka na lang. Ang galing mo doon ah! Alam ko, hindi niyo ako palaging napapansin, pero kung wala ako, lahat kayo ay mabababaw lang. Kumakatawan ako sa pag-iisip at refleksyon.
takipsilim at lalim ng katubigan. Kailangan niyo ako sa pagbabalanse at pagkakaiba, sa pagdarasal at kapayapaan. Nagkakamali ka, hindi ka namin kailangan. Ah! Ang sama-sama mo! Umalis ka na nga rito! Tumingala si Inang Kalikasan sa kalangitan at itinaas ang braso niya. Ikaw naman na magsalita, ipaunawa mo sa kanila ang lahat. Ngayon na pakiusap. Kumulog ng malakas, umulan nga sa buong kagubatan. Nanginig naman sa takot ang lahat ng kulay. Naglapit-lapit silang lahat. Lahat kayo, mukhang nasisiraan na kayo ng bait. Nag-aaway-aaway pa kayong lahat. Bawat isa sa inyo gustong makalamang at ayaw magpatalo. Hindi nyo ba alam na ginawa ang bawat isa sa inyo sa espesyal na kadahilanan, natatangi at kakaiba sa isa't isa? Patawad po sa kapatid! Ngayon, ang gawin nyo, maghawak-hawak kayo ng kamay at lumapit kayo sa akin. Tumayo nga ang mga kulay at naghawak-hawak ng kamay. Magmula ngayon, kapag umulan, ang bawat isa sa inyo ay guguhit sa buong kalangitan na punong-puno ng kulay bilang paalala na maaari kayong mapayapang mabuhay ng magkakasama. Sabihin mo sa kanila kung anong ibig sabihin ng bahaghari. Ang bahaghari ay simbolo ng pag-asa at kinabukasan. Kaya naman, kapag bumuhos ang ulan sa buong kalupaan at ang bahaghari ay lumitaw sa buong kalangitan, ipapaalala nito sa buong sangkatauhan ang pag-ibig, kapayapaan, kaligayahan, kalakasan, karunungan at pagninilay-nilay. Lagi kayong maiisip ng mga tao. Kayo ang magpapaalala sa kanila na pahalagahan ng isa't isa. Kaya lahat kayo ay napakahalaga sa mundo. Ang wakas. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment! If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment! If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!